Alright guys, welcome to episode 3 ng ating Auto Terraformacraft journey. And yeah, so ayan, nagko-collect na ako ng mga materials natin para sa building project natin. So pwede na tayong mag-start mag-build ng base, pero hindi siya yung talagang malaking base. Siguro maliit lang na base yung i-build natin. And as you can see guys, kung mapapansin yung mga leaves ng trees and nagpapalit since ano na ba ngayon? Since it's early autumn na. Ayan. So nagpapalit siya depende sa season. So ayan. So kinulek ko lang yung mga chestnut saplings. Yeah. So i-plant lang natin to, para may ma-harvest ulit tayo. So gather lang natin. And also, and kung nakikita niyo yung crops natin, and medyo lumalaki na. So baka the next day pwede na natin siyang i-harvest. Alright, so and medyo marami na rin tayong logs dito. And so lagay lang natin siya dito. Ito din. And marami na rin tayong sticks. So in case maubusan tayo ng charcoal, meron tayong makukuhanan. Yan. Ayan. So gumawa na rin ako ng charcoal pit natin dito. Dito ba? Yun. Ayan. So nakumpleto na rin natin yung 3x3. Sa wakas. Wait. So meron tayong 47 charcoal. So yan. Iwan na lang natin dyan para may sign tayo kung saan tayo pwedeng gumawa ng charcoal. And ito rin pala. Ako nagugutom. Okay. Drink water. And kung mapapansin nyo, tinanggal natin dito yung boulder. Ayan. And may horse na rin tayo dito. May dalawa tayong horse. Ayan. So kung makikita nyo yung familiarity, ayan. Itong isa 14% or 14.00. Itong isa is 20. And so once na naging 35 yan guys, pwede na natin siyang sakyan. Ayan. So magkakraft lang tayo ng saddle. And meron tayo dito. Repair. Ayan. So, bababad na lang natin siya sa tanin. Ayan. So, craftable naman yung saddle dito. Saddle. Ayan. So, inanaping lang natin siya. Yung leather. Ayan. And nakuha ko tong horse. I think yung isa dito, malapit sa base. Yung isa is dun banda. Nung nag-gather ako ng mga logs. Ayan. So makikita nyo rin yung gender, yan, female sila pareho. Yun lang, no? Sayang. And then yung jump height, 3.49, 3.67. And so dun sa test world ko, yung horse ko dun, I think, is 12 point something yung speed. Yan. So yun sana yung mahanap natin in the future kasi ang bilis lang nun. Or kung nagta-travel tayo, mabilis lang. Yan. And then yung sa brick. And so paano tayo mag-craft ng brick version? So ito, kailangan natin itong mortar. So for mortar, and so kailangan natin ng any types of sand and then ng lime water. And
So bababad lang natin sila, and then after 8 minutes and ma-convert na siyang mortar. So marami naman siya, you know. So 32 pieces lang yung sand, pero meron tayong 8 stacks ng mortar. Ayan. And para i-craft siya as brick. Ayan. Kailangan natin ng chisel. And then yung loose, any type of loose rock. And then, limestone brick. Tapos punta tayong crafting table. Ayan. So, 5 na brick and then 4 na mortar. Boom. Yun. Meron na tayong brick. So, lapag lang natin dito. So, meron na ako ditong medyo hinukay. So, I think mag-build tayo dito ng kumbaga parang kitchen. Ayan. Siguro, and then dito yung parang small base natin or house. Pre-camp. Ayan. So, sadly, hindi ko pwedeng ilagay dito yung replay mode. Ewan ko kung bakit. So, trinay ko yung forge version. Ayaw ma-read nung loader. Ewan ko kung bakit. So, ayan. Naglagay na lang ako ng camera mod, I think. Hindi siya free cam. Ayan. So, pwede nating i-move yung camera. Ayan. Kaya tayong susundan na yung camera. Susundan tayo ng camera. Ayan. Pwede rin natin siyang ikot. Ayan. Ayan. Parang ganyan. So, I think yan na lang yung kumbaga parang free cam. I mean, replay mode. Ayan. So, ayan. And, ano pa ba? And, so yung agenda natin this episode is, again, magbibuild tayo ng a base. And then, magagather tayo ng silver and gold para sa progression natin sa tools. And, ito yung sa black bronze. Yan, kailangan natin. So, oh. And so, ayan. So, gagather ko lang, or prepare ko lang yung mga materials natin. And then, mag-start na tayong mag-build. And then, mag-start na rin siguro tayong kumuha ng silver and gold para proceed na tayo sa next agenda. Guys, so, and, nag-start tayo dito mag-build ng, kumbaga, kitchen. Yun yung plano ko dito, guys, eh, kasi, and, alam nyo naman dito is kailangan nating mag, craft ng different types of food. So, yeah, essential talaga na magka-kitchen tayo dito. Pero meron ako dito, ito yung linagay kong mod, yung framed. So, may mga option dito, no, na, kumbaga, pwede tayong mag-customize ng block. So, itong framed wall. So, ito rin pala yung mga kailangan, hammer and then yung wrench niya. And, so, ito kasi, hindi ko alam kung paano i-edit eh. Pero I think maganda kung meron tayong framing saw. Ayan, para mas mabilis yung pag-craft ng kung ano man. Kaso, natanggal na yung, kumbaga, vanilla recipe.
Ayan, so wala tayong iron ingot dito. So itatry ko pang aralin kung paano papalitan to ng recipe para mag hindi siya conflict sa mod. But ayun, try natin gumawa ngayon itong framed wall. Ayan. So ang hindi ko lang alam dito guys is kung flammable ba to, itong wattle na to. Kasi walang sinabi dito eh. So since mostly ng recipe nito is stick, hindi ko alam kung flammable. Pero try natin. Craft pa tayo nito. Ayan. And then frame the wall. Craft tayo yan. Ayan. So ganyan yung siya sa una. Then pwede kang mag right click ng material. Ayan. So ganyan siya. Or I think wait lang. Palitan natin para pwede nating palitan yung color. Wait, paano ba to? So kailangan ko itong i-craft. Yan. So yung dub? Plastic muna pala. Oh! Gawin ko muna pala siyang dub. Saan na yung dub ko? Dub. Ayan. So, hopefully hindi siya flammable, no? Kasi pwedeng mag-spread yung campfire ng apoy eh. Ganyan kaya. Na. Oh, pwede mo siyang i-rotate. Okay. Yun, pwede natin kunin. Nice. Ako sayang. So, yan. Yan. Then glass na lang dito. Gusto kong itry kung flammable siya. Try nga natin. Yan, check natin. Mukhang hindi naman. Okay, good. Okay, craft pa tayo nito. Oh, wala na tayong logs. Oh my god, ang messy na ng inventory natin. Oh no. Pati dito nagkaka inventory issues tayo. I think lahatin na natin to. Nope. Yan. Craft ulit tayo nito.
Okay. And then yan. So ang bala ko kasi is lalagyan siya ng dye. Example dito. Pakainin muna natin itong mga horse natin. So kailangan everyday natin siya napapakain. Ayan, 32 na. Kasi pagka, let's say, na-skip natin yung isang day na hindi sila napakain, bababa yung familiarity nila. So, pwede bumalik sa zero ulit. So, ayan. So, try natin ngayon i-die. So, I think, go tayo ng orange. Oh! So, kailangan ko muna siyang i-die. Oh no, ang proseso na ito, guys. Hindi ko siya pwedeng i-die pag nandun na siya. Okay, gets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yan. Yun lang, hindi siya masyadong orange. Ito, puppy. Let's gawin nating red. Red kaya? Ah, no. Midwid. Ito. Anong kulay ka? Yellow. Okay. Pwede. Pwede, no? Yeah. Pwede na yan. Okay. So, ito na siguro yung susundan nating team. Theme. Ang ating base. Yan. So, hindi ko na kailangan gawing wall to. Sayang lang. Ang tanong, magkoconnect kaya? Ah, okay. Nag-connect. Nice. Okay, okay. Yan. Same here. So, wall din dito. I think mas okay dito para may view tayo habang nagluluto. Hindi mat ah, can't decide. Masyado ko bang ino-overthink mag-build. Masyado na ba akong nag-overthink sa build? Yan. Then dito natin ilalagay yung tawag doon. Yung ating corn. Yan. So may durability rin pala tong corn na to. Yan kung makikita nyo yung handstone. Okay. I think mas okay pag dito to eh. Yan, dyan ka. Corn dito. Ayan. And then, gawin natin is hotel logs. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. Okay, so glass dito. And then, dito kaya. I think, wall. Yeah, I think ipa-follow natin to.
So, ito. Ito na yung ating kitchen. So, hindi pa siya totally tapos. And, kasi kung makikita yung mga poste, and, wala pang red dye. So, and, maghahan pa tayo ng flour para dyan. But, yeah, ito. Ito yung paglalagyan natin ng mga sticks. And, ito, and, para sa fuel dito sa ating mga campfire. And, ayan, nag-snow na, guys. Like, oh my god. And update sa ating mga crops. Good pa naman sila. Mature. Most of them are mature. And ito hindi pa. Kulang. Nasa 80%. And so hopefully, ma-harvest natin sila bago mag-winter. And then yung horse natin, and so na 35% na siya, so kailangan pa nating pakainin yung isa. And I think pwede tong gawing dye eh. Let's try. Yan, about 35. So, hindi na bababa yan, guys. Kahit hindi na natin sila pakainin. Yan, gisnow na, guys. Grabe. Alam pa ba to? May lima pa. So, and ininext natin ngayon is yung base natin. I mean, yung house natin. Siguro ililipat ko tong horse and then dito na lang yung house. Dito banda. Yeah. Pwede ba to? Naku, hindi pwede. Beat. Yeah, hindi siya pwedeng gawin. May pagkain pa ba tayo? Last bread na rin pala natin, guys.
guys. So, and umpisan ko pa lang sana yung pag-build nung sa bahay natin. Pero napansin ko na mature na ata lahat ng crops natin dito. Ayan. So, makikita nyo, mature. Ayan. So, time to harvest. Alright. So, not sure kung pwede pa tayong makapagtanim eh. Kasi, nag-snow na. So, bababa yung temperature. Not sure kung mabubuhay yung crops. Pero try natin. And first harvest, let's go. Ayan. So, kakayanin pa kaya ito? Ano sabi dito? Temperature negative 1.1 good. So, anong temperature? Negative 0.9? Sige, try natin. 1. How about beetroot? Hanggang negative 9. Bababa pa itong alam ko eh. Kasi currently autumn pa lang. So baka hindi na tumabuhay. So stick lang muna tayo sa mababang temperature. And then barley. Negative 1. Pwede pa. Okay. So makasurvive pa to. And then cabbage. Okay, negative 1. Pwede rin. And then rice seeds. Too high. Okay, so dito. Negative 7. Mabubuhay pa kaya ito? Try na lang natin. Ayan. So, negative 8. Ako, hindi mabubuhay. Negative 9. Ah, wait. Hindi, yun natin yung current temperature. Okay. So, testingin na lang natin, guys. Tapos, yung mga to. Harvest natin. I mean, i-convert na natin sa green. Ayan. So, yeah. May vegetable na tayo ulit. Ayan, yan. Meron tayong beet, garlic, and cabbage. Nice. Okay, back to building.
What the? Really? So ayun guys. And so yeah. So nakapag-gather na tayo ng enough resources and para sa black steel bronze. Tama ba? So na yun. Black bronze and so pwede na tayo mag-craft actually. And nagluluto tayo ulit ng charcoal just to be ready. Wait, tapag ko lang tong mga oh, may mga winter berry bush or may iba pang types to eh. And, so may nakita akong winter green berry bush nung nag-gather ako ng logs dun. So I think lagay natin siya dito sa side ng ating munting bahay. You know what I mean? Ayan.
And yun, nauuhaw na tayo. Ayan. So grabe yung snow dito guys, oh. Ang kapal. Anyways, ayan. Proceed na tayo. Kailangan natin dito ng vessel. So one extra vessel. And then kung titingnan natin sa book. So yung black bronze is 50 to 70% ng copper. And then 10 to 25% ng silver and gold. So pwedeng 70%. Let's go here. So let's say balak natin gumawa ng 2000 millibucket. So that's already 800. Pero that's 80% of 1k. So kailangan nating bawasan. So 70%, mag-exacto ba tong 3, mag-exacto ba tong 300? Wait lang, ayusin lang natin yung math equation natin. Dahil mahina tayo sa math. 12, no? Yeah. And then, para mabuo yung remaining na 300, so 150 each. So makakapag-produce ba tayo ng 150 dito? 200. Yan, 156. 6 each. So 6 na silver, na normal native silver, na gold, and then silver. So yeah, that's 1,000 millibucket of black bronze. So since balak natin mag 2,000 millibucket, kasi mag-upgrade na rin tayo ng anvil. Yan. So kung maalala nyo, para mahabo ng anvil, kailangan natin ng 7 double sheets. Tama ba? Anvil. Ay, double ingot pala. Sorry. Yan. So dalawa. So wala natin na at least 1,400 millibucket. Yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So yung mga pinagkuhanan ko na ito guys is dun nga yung seminar natin. And so the same scenario dun sa copper natin dun. Hindi siya ma-detect ng prospector speak. So ayun, hinanap ko lang yung feel ko na center point kasi kung saan ko nakita yung mga signs. Ayan. And luckily natamaan naman natin. So yeah, let's proceed. So what we're going to do, alisin natin to. Ayan. Although pwede naman natin siyang iwan kasi ang alam ko, pa-priority nung melted ores yung pinakauna dito. So let's say vessel yung linagay natin. So pupunuin niya muna to bago siya mag-proceed sa next. Ayan. Pero just to make sure. And yung ating charcoal. And medyo magastos to sa charcoal for sure. And let's cook. So unahin muna natin yung 1,000 millibucket. And so kung nagtatayo bakit sa bucket, and I mean sa vessel tayo maglalagay kasi hindi siya magmi-mix, kumbaga. And so sa vessel pwedeng mag-mix yung ores. Pero may iba pa tayong pwedeng gamitin pero hindi pa kasi natin siya ma-access. Crucible ba yun? And ito, kailangan natin to, crucible. No. Yan.
So hindi ko lang sure kung isa separate vessel ko na lang ata siya. Kasi tatamaan ba natin yung conversion kung pinagsabay-sabay natin lahat 2,000 mili bakit? I don't know, my math is really that bad, guys. So, and siguro fast forward ko na lang tong process na to. And then, papakita ko na sa inyo yung black bronze after nitong process na to. Alright? And guys, kung makita nyo yung molten, yung sa status ng vessel na yan. So, pagka nagkamali tayo ng computation, magiging unknown lang siya. So, unknown ingot or unknown unknown. Unknown ingot. Meron siya dito eh. Unknown. Ayan. Ganito siya. So useless. Wala siyang gamit, guys. So ngayon titingnan natin kung maglalabas siya as, ayun, black bronze. Kita nyo? 1,000 over 3,000 ng black bronze. So tama yung computation natin. So proceed lang tayo. So hopefully, di ba? Ka 2,000 milibakit tayo dito. And then ganoon din yung gagawin natin para makapag-craft tayo ng black bronze tools, and kailangan natin nung black bronze anvil. Wow, what a twang twist war. Yan. So mag-a-unknown ulit siya. Okay. So ganoon lang. So sa mga magaling sa math, hindi naman na siguro kayo may hirapan sa pag, di ba, calculate kung ilang pieces or kung ilan yung equivalent ng bawat ores na ini-smelt natin. But, yeah. Alright, so, ayan, meron na tayong 2,000 milibakit ng black bronze. And, so, painitin lang natin siya, guys. Para matransfer natin siya sa, ito, mold. And, so, while waiting, and, punta pala ako dito. And, ayun. Meron tayong dead cabbage. So, hindi na kinaya. Hindi na kinaya nung... Oh, garlic ah. Still standing. Wala na. So, kailangan na natin itong alisin. Hindi na nila kayang mag-survive. Masyado lang mababa yung temperature. Yeah. Garlic, okay pa yung garlic. So, iwan natin dyan. Dagdagan na rin kaya natin. Yun. Yan. And also, sa create, meron tayong toolbox. Yan. So, gagawa tayo na ito. Pwede tayo maglagay ng tools dito. And mga items din. I think, 4 stacks ata yung kaya niyang hawakan. Per item. So kahit na sabihin natin na yung mga logs. Pwede bang maglagay ng logs dito? Testing na lang natin. Pero ito kasi ibabypass niya yung max na stocks ng item. So yun, magandang gamitin to. So para talaga siyang upgraded na shulker or na vessel. Ito. Yan. So kung magka-craft din tayo yan. And yung recipe nito is... 2 chests, leather, gold sheet, and then cogwheel. So ayan, malapit na tayo sa create mod. Ayan. So bago ko pasukin siguro yung create mod is magagather na rin tayo ng, meron na ba tayong nahanap na zinc? Wala pa. So yes, I think mag-explore muna tayo. Siguro by next episode para makapaghanap ng zinc. Kasi tin lang yung meron dito eh. Yung zinc kasi, ayan, is, marami siyang gamit guys eh. Usage. Ayan. Isa siyang res zinc.
Sa andesite ata yun. Andesite ay alloy. Ito. Igneous alloy pala, sorry. Ayan. So, kailangan natin dito ng... Ah, hindi. Ah, kahit iron, pwede. Alright. Gets. Okay. So, hindi na pala kailangan. So, hanap lang tayo ng iron. Ayun, may iron doon. Sa mga magnetite. Ayun, magnetite. Mga iron yun. So, may mga iron din doon. Alright. So, yeah. So, magagather din tayo nun. Ayan. Then, siguro by next episode, makakapag-start na tayo sa create mode. Ayan. Okay, so, painitin pa natin to. Ayan. Then, magkakraft na rin tayo ng bagong set of tools. Siguro yung iwan lang natin ito, mga hindi pa masyadong bawas. Ito. Shovel, hindi pa, pati itong axe. Siguro pick. May chisel pa ba tayong extra? Wala na. Siguro chisel. And then, itong saw. O, siguro isa rin itong saw. Yan. And may mga armor din pala dito. Yan. Copper chest plate. And mas maproseso to kaysa sa... Ayan o, ang daming yung process. Hindi ko alam kung magkakraft pa ba ako ng armor. Ayan. Pero siguro at some point gagawa tayo. No. Okay, pwede na to. Kasi aside sa wala naman na tayo masyadong mobs dito sa surface. Ayan, para sa cave lang naman. Hindi naman tayo masyado sa cave kasi... Naka-specific lang din naman yung mga ores. So, yeah, I think hindi na siya necessary, no? Pero magka-craft tayo at some point para lang makita nyo rin kung paano mag-craft. Kasi maproseso din yung crafting ng armor dito eh. Yan. And pwede rin natin gawin ng armor yung ating mga horse. Yan. So, ilan to? Ilan kayang makakraft natin? Bago lumamig. Molten pa rin. Okay. Alright. Okay. So, ito yung pwede nyo actually gawin sa umpisa. Ayan. Ako, hindi dyan dito. Ayan. So, ito yung pwede nyong gawin sa umpisa. Let's say, nakahanap na kayo ng enough material. Ayan, para makapag-combine. Ayan, pwede nyong sundan to. Kung, let's say, nakarami kayo nung ito, small something na to. Ayan. Let's say, na nasa surroundings yun lang. Ayan, pwede kayong mag-combine. And then, gawin nyo yung trick na maghuhukay na ganyan. Ang downside lang nun is, ayan, hindi nyo siya pwedeng ipainit. Kasi may certain temperature lang din para mag-maintain nyo yung temperature ng vessel. Alright. We have that. No! Hindi pa tapos. Ayan. Excited. Okay, dalawa na lang. And then last one. Ayan. So kaya rin tayo kumuha ng logs para magka-charcoal ulit tayo. Kasi magastos talaga to sa charcoal. Ayan. So bilisan na lang natin to. Para hindi sayang yung yun, nabasagan pa nga. Yan. So, hindi na naman siya nag-i-stuck. What? So, pwede siyang lumamig gamit yung snow.
So, yeah. Next step is gagawa tayo ng anvil. Oh. So, kailangan natin ng 7 pieces. Ayan. Santay lang natin siyang ready to wield. Mag-ready to wield. And siguro kukuha rin tayo ng mga animals, no? Siguro mag-explore tayo next episode. And hanap din tayo ng jute. Yung... ito. Yung plant na to. Jute. Yan. Kasi yun yung pwede natin gawing sales para sa windmill. Aside dun sa wool na nakakuha natin sa animals. Since wala kasi tayong animals. And kailangan din natin ng jute para sa lead. Tama ba? Yan. O yan, tama. Or gagawa tayong mob farm. And slime ball. Tawang ko kung saan makukuha yan. Kung may mga slime ba dito. Baka meron, no? Since meron naman siya sa recipe. Baka meron. Pero may recipe tong slime ball. Pero tinanggal siya ata. Kasi yung flour na nakukuha natin, iba eh. So let's say, ano, yung tagging ng item is Minecraft. Hindi siya Terra Firma Craft. So iba yung wheat ng Terra Firma Craft and then yung wheat ng vanilla. Which is wala dito yung vanilla. So hindi natin makakraft. Okay, 4. May extra tayong 4. So isang pick, isang chisel, and then ano to? Sight, and then knife. Yeah. Can wield. And tama rin. Yan. Siguro mag-smelt na rin tayo ng gold, no? Para hindi sayang. Asan yung mga... kasi kailangan natin yun sa... Toolbox. Nako. Magastos pa nga to. Can wield. Alright. Okay. Ganda ng kulay niya, no? Purple. Boom. Yun. Get lang natin to. So ito rin pala yung isa, guys, yung hindi ko na-explain. So pag meron ka ng exhaustion na ganyan, tapos kumuha ka pa ng isang large item, and kita nyo, overburden. Hindi tayo makagalaw. And then yung FOB natin, lumapit. So ayan. So lumalabas yun pag nag-carry tayo ng dalawang barrel, dalawang anvil, or dalawang vessel, yung large vessel. So ayan. Oh! So, yun yung reason kung bakit bakit inisa-isa ko lang lagyan to dati. Hindi ko pala na-explain. But yun. So, ito, hindi na natin ito magagamit. Pwede natin siyang i-smelt ulit para maging copper. Or, antayin natin mag-create mode tayo. Anvil. Ayan, and then usage. And lagay natin siya sa, ano tawag dito? Crushing. And para makakuha ng 7 na double ingot. Then pwede nating ito. Pwede nating
usage. Ah, hindi natin siya pwedeng gawing ingot lang. Anyways. Yan. Siguro smelt ko na lang siya pag marami na tayong resources. Or charcoal. Yeah. Yan. Nako, ba't natin pinatay? Magka-craft pa nga pala tayo ng items. Okay. So, lagay na natin dito yung flux. And then, yung hammer. Yan. So, pwede na tayong mag-craft ng black bronze. Ah, nakuha ulit tayo. Grabe yung snow particle. Nakakairita. Masyadong, ewan ko. Parang masyadong marami naman yung particles. Can wield. Alright. So first is pick. Okay, pantay. And then 1, 2, 3 from what I remember. And then ito. To. Expertly forge. Let's go. Perfect sana, no? Anyways. So hindi ko muna siya ikakraft as pick para mailagay natin siya sa vessel. Kasi hindi na natin siya pwedeng ilagay pagka naging item na siya. So ano yung next site? Site ba? At chisel. Chisel naman. Ayan. So for chisel. Perfectly forged. Okay. So depende talaga sa kung ilang hit. So maglagay na rin tayo nito. Ano ba yung mga dalas natin gamitin? Hammer, hindi masyado eh. Chisel talaga eh. Saka ito, itong site. Since useful yung site para makakuha tayo ng maraming sticks. And then yung saplings ng... Whoop! Tikmang malusaw. Next one is... Site. Okay. Naku, hit last. So last yun. When... Draw. Medium hit. Ha? Naku, nalusaw. Nalusaw yung gold. Hindi tayo naglagay ng... Ah, my God. So, ayun yung sinasabi ko, guys. Nalusaw yung gold natin. Hindi siya na-convert. Ah, that's... Sayang yun. Yung next knife. Okay. So, hit last. Ha? Tama naman. Ah, mali. And na nga, nalusaw na nga lahat.
Oh my God. What am I doing? And lusawin na rin natin to. Kasi masyado na tayo maraming hit na nalagay. Oop. Oh, nasa low. Naku. Naku, mali. Oh no, nagkamali-mali na nga. Kulang tuloy ng 5 kasi andito yung 5. Wait, pwede bang matransfer yun dun? Nah, I don't think so. Wait, try natin no? Try kaya natin. Lilipat kaya yun? Nah, I don't think so. Kasi paano naman siya malilipat, no? I don't know. Wait, wait. Huwag nating pagsabay-sabayan. So, knife, knife. Ito. Okay. So, shrink. So, matataas to. Ang laki oh. Tatlo. Perfect. Alright. Tignan nga natin. Kung hindi pa tayo nababaliw. Nope. Pwede ba natin i-combine na ganyan? Nope. So, wala na. Wala lang tayo isang maliit na gold. And then... gold. 15. Okay, 100. Hindi napunta dito yung iba. So, gawin lang natin tong sheets, double sheets. Well, actually, while waiting, ikaw na rin tayong vessel. No, can wield na. And double sheets. Yan. So ito ata mas madali kasi pare-parehas lang. Oh. Basta itama lang natin. So kahit i-max natin. Oh, ha? Nadali natin. So while waiting, gawin na rin tayo ng large vessels. Naku, ang bilis lumamig. Yan, wag lang natin sobrahan guys kasi mawawasak yung ore. So, ano nung ginawa ko kanina? Okay. Isa pa. So, kuha na tayo ng chest. Chest. Chest.
Meron ba tayong... O nagugutom tayo? Kaya na ba yan? Para hindi sayang yung ating charcoal. Ay, hindi. Namatay. Wala na. Anyways. So, lagay muna natin siya dito. Samantala. chess. Nako, brown out na sa bahay natin. Nag-expire na yung mga torch. Yan. O, pwede pa to. Walang chest to. Dalawa lang. Okay. About this one. 8. Hindi ko alam kung pwedeng mix and match. Try natin. Mix and match. Ah, hindi. Pares pa lang chestnut. And then, ano yung recipe niya? Cogwheel, shaft, so raw clay stone. So any type ng raw. Ting gawin na natin to lahat kasi siguradong kailangan natin to in the future. Yan. And then ang recipe ng cogwheel. Okay. Okay. Isa pa. Yan. So, muna is cogwheel. Okay, yan. May dalawa na tayong cogwheel. Ah! Yan. Leather. Kailangan natin ng may leather ba ako dito? Isa lang. Pero meron na tayong na-prepare dito, guys. You know, 8. So, yun. Isa pa. Yun. Yan. Yan. So, check natin kung ilan yung kaya niyang let's say, kuha tayo ng kaya niya ba ito lahat? Lang yun? 64 plus 64 128. Ah, so 2 stacks lang. 2 stacks lang yung kaya niya. Pero ito yung trick dyan. Yan. So dito, kaya niyang mag-hold ng 1, 2, 3, 4. 4 stacks. Okay. So ganun yung gagawin natin. So kung mapapansin, kung based dun sa sinabi ko guys, di ba? Sabihin natin ito. Napuno natin to ng item and then ito. And hindi natin siya pwedeng dalhin ng pareho, o di ba? Hindi tayo makamove. Kahit walang laman, like what? Pero yung trick na pwede nating gawin is n. So binypass nung toolbox yung exhaustion. I mean, ayan pala. Oh, wala tayong exhaustion. So, yun yung gagawin natin. And then, yung isa is gagawin nating toolbox lang talaga para sa mga tools. I think blue. Sandito yung may laman. Ayan. So, yung may kulay is yung for random items. Or for loot. Right?
And then itong toolbox is toolbox talaga. So lalagay tayo ng sight, knife, saw, prospector's pick. Wait, what? Ha, nag-stuck. Okay. Nice. Yeah, that's nice. Ah, hindi pwede. Hindi pwedeng ilagay ang toolbox sa toolbox. Okay. Okay. Makes sense. Yan. Ano maganda dyan, guys? May certain radius siya na pwede mo siyang ma-access. And press mo lang yung alt. Okay. Yan. So, hanggang dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Radius, siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito. Hindi naabot. Dito. Dito. So, yeah, radius. Radius. Okay. And, malinis na yung ating inventory. Diba? Pwede rin natin ilagay dito yung mga vessel natin. Saan yun? Toolbox. Extras. So, sa extras. Ah. Yung sa last kasi, guys, dun sa test world ko, naglagay ako ng vessel dito. Pero, wait. Maglagay tayo ng hindi pwedeng mawala. Let's say, dalawang dirt dito. Dalawang dirt. Ayun, no? Nag-combine sila. Okay. Okay. So, pwede. Pwede siya. And para tanggalin yung naka-register na item, click nyo lang. So, hindi siya mawawala. Okay. So, siguro may mali lang akong nagawa. Or talagang out of place ko lang yung vessel ko. No? Sinisi pa yung toolbox. But, yeah. Iwan lang natin to dito. Yan. And we have a lot of space. You know what I mean? Alright. So, I think na-cover naman natin lahat ng agenda natin for today's episode. And so, yeah, I think i-end na muna natin dito yung ating episode 3. So, and thank you sa pagsama ulit sa akin for today's episode. And yeah, medyo naging busy tayo ngayong episode. Wala tayo masyadong ginawa. Kinda repetitive, pero ganun talaga yung progress nitong game, guys. Especially yung smithing and kung ano man smelting, welding, and so same lang siya, nagtumataas lang talaga yung tier. So ulit-ulit lang. Pero may mga tools pa tayo na kailangang i-explore, gaya ng itong blast furnace, and para makagawa tayo nung pinaka top tier na material. And also so ito na yung ating base. So next episode mag-explore tayo para makita natin kung ano pang bago na pwede nating explore or makuha, no? Kasi hindi lang ito yung mga types of food at yung mga types of trees, hindi lang din yan. Itong mga to. And marami pa, guys, actually. So, yeah, I think this is going to be a long series, no? So far, nag-enjoy naman ako. Kahit medyo torture siya. In the way na na-enjoy mo yung parang difficulty nga, di ba? So, and again, thank you so much. And I hope you'll have a great day. And yeah, goodbye. See you in the next one.